Ahoy! Kamusta mga Repapits? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to, magpapakanton tayo ng idea tungkol sa moving average. Ke stock market man, ke forex man, ke crypto man, na trading. It's the same shit na application, implementation, concept, principle, perception, lahat-lahat ng literal process is the same thing kagaya ng mga sasabihin ko. Nag-i-invest ka man, nag-trade ka man, nag-i-scalp ka man, position trader, momentum trader, it's the same shit ang iisipin mo. Stock investing sa Philippine stock market, stock investing sa US stock market, crypto and forex investing and trading all the way sa scalping. The same shit ang iisipin mo when it comes to indicator or oscillator na moving average. Sana nga sa video na ito, ito na yung pangtantos sa pantalongges mong kokote when it comes to traditional chart gamit ang moving average na oscillator. Okay, so mag-start tayo dito sa ating Alexonse Pro Dashboard, na kung saan itong Alexonse Pro Dashboard, pang-Philippine stock market, US stock market, pang-forex, pang-crypto, investing all the way sa trading, ginagamit itong professional o expert na tool na aking dinevelop. So, just in case na medyo nahayok ka at na-hype ka at feeling mo guwapo, sexy ako na guro, bahala ka sa buhay mo na mag-value ng time sa aking official Facebook page, Alexonse Business Management Consultancy, all the way dito sa Alexonse YouTube page ko. Okay, so bago ang lahat, eto nga. Mag-umpisa tayo sa kung paano mag-analyze, paano gagamitin yung moving average. So, ang daming isang katutak na tutorial video every fucking where online. Okay? Ang daming tutorial video every fucking where online. Pero ito lang lagi iisipin mo. Okay? You don't have to fucking search every fucking where everywhere on the planet when it comes to moving average. Sana nga sa video na ito, ito na yung pinaka-pangtantos, pinaka-una at huli mong video pagdating sa moving average. So, makikita natin, niload natin yung chart dito. So ngayon, para mas maintindihan natin yung moving average, gawin natin, medyo lakihan natin itong chart natin dito. Okay. So burahin natin yung other things dito, katulad ng MACD muna, RSI, stochastic. Pumokus lang muna tayo dito sa kung anong klaseng indicator dito. So usually, ganito dapat itsura ng chart mo, di ba? Ganyan yung dating candlestick, regular candlestick. May iba-ibang klaseng candlestick katulad ng candlestick na yan, naka-regular time candlestick o kaya bar candlestick at saka yung hollow candle and everything blah blah. Pero it's the same shit na process, punta tayo sa standard na candlestick. Okay. Ang gagawin mo, punta ka dito sa indicator, Investagram man o Trading View o kung anong klaseng broker gamit mo, may mga built-in itong mga charting system katulad ng XM na broker, di ba? Ito, XM na broker. May sarili siyang charting system na it's the same process lang naman din ang iisipin mo when it comes to charting, di ba? So, ngayon, stocks, forex, crypto, anumang klaseng broker mo, usually, may built-in na charting system yan. At nagkataon, gumagamit lang tayo ng Alexonse Pro Dashboard na may trading view na account, paid account dito sa trading view. Okay, ngayon, hanapin natin moving average. Makita kayo natin, ang daming klaseng nakalagay dito ng moving average. Volume weighted, moving average, least square, blah, 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 blah. Wala kang isipin dyan, kundi simple lang na salita. Yung MA, ito, MA stands for moving average. Kunin natin ngayon yan. So, makikita kayo natin, meron tayong moving average na nakasulat dito, yung kulay blue. Kapalan natin ito nang sa ganun, mas madali mong makita. Okay. So, dito sa moving average indicator na to, makikita ngayon natin, meron itong klaseng, meron siyang duration time na basihan. At ito nga, nakasulat dito yung length, nakalagay 9 daw, na naka
source o nakabase sa closing value sa everyday. So ngayon, maraming tao gumagamit nito everywhere online, globally, na kung saan gumagamit sila is either SMA, WMA, EMA. So geto ngayon diskarte. May tatlong klaseng frequency. May tatlong klaseng frequency. Example ito. Kukuha tayo ng historical data ng GBP-USD. GBP-USD. Kukunin natin itong historical data na itong Forex na ito. Kunin natin yung pang isang buwan na transaction. Okay. Ano bang panood dito? November 4. Kunin natin hanggang October 4. So dito sa Alexonse Pro Dashboard, ginagamit ito pang Forex, pang crypto, pang Philippine stock market. At meron na itong early detection, prediction, projection. Automatic yung compute calculate niya. Detection, prediction, projection, all the way sa daily forecast, pang stocks. Philippine stock market, US stock market, Forex, and crypto. Kumbaga, world market ang kanyang binabanatan. May kita ngayon natin dito, meron itong panel na kung saan dyan na automatic na detect, predict, project, compute, calculate, estimate, whatever set na pwede maging potential na tatamaan ng kung anong nilagay mong instrument, stocks, Forex, crypto. So ngayon, lagay natin dito, GBP, USD, yung pair sa Forex. Lagay natin yung historical data. Mapapansin ngayon natin, nag-compute, calculate na siyang mag-isa at naandito yung historical data. Pwedeng horizontal, pwedeng vertical. At the same time, meron itong built-in na charting system. Okay? Meron siyang built-in na charting system. Makikita natin may candlestick dyan, tapos all the way makikita natin ranges at kung ano yung klaseng indicator dyan. Ngayon, kung papansin ngayon natin, ito yung chart natin. At may nakikita ka dito, SMA, WMA, EMA. At ito yung option ng moving average indicator. Na kung saan may sinasabing SMA, WMA, EMA sa aking Pro Dashboard. At meron din sinasabi dito sa Moving Average Indicator na SMA, WMA, EMA, tapos may RMA. Pero isipin mo lang dyan, yung SMA, WMA, EMA. Mag-start tayo dito sa EMA. Tapos ilagay natin sa duration time na 200. Ngayon, iba yung itsura sa 200. Iba yung itsura sa EMA 200. So gawin ngayon natin, baguhin natin tong kulay na to mamaya. Ito yung EMA Exponential Moving Average. Ibig sabihin ng EMA 200 moving average sa loob ng 200 pass transaction ng kung anong klaseng stocks, forex, crypto. 200 days worth of transaction from the past na transaction. Na guess nyo, past transaction sa loob, past all the way sa current na position ng candlestick, 200 days worth of past transaction all the way sa pinaka most recent and current record ngayon netong candlestick. Ngayon, yung kulay blue ay EMA. Kung mapapansin ngayon natin, kapag dating dito sa may moving average, lagi mong iisipin ganito. Kapag yung moving average nasa ilalim ng candlestick, usually, sumisiklab ang presyo. Good example, from this area, sumiklab. Kapag yung moving average indicator nasa taas, bumabagsak ang presyo. Yun ay, nakabase ngayon tayo sa moving average na EMA. Okay? Lalagyan natin ng coloring para maintindihan mo kung ano ine-explain kong duration ng moving average. Okay? EMA. Lagyan natin ng kulay yung EMA, kulay puti. Para alam mo, ma-identify mo ng gusto yung ine-explain ko. Yan, EMA. Tapos, kuha naman tayo ng additional oscillator uli, MA. Maglagay tayo ng additional pack. Ito na naman, may bago na naman tayong moving average. Pero this time, gawin natin kunyari kulay yellow. Kulay yellow. Okay. Tapos this time, yung duration time, gawin natin medyo mababa. Ha? 150. O kaya MA100. Tapos this time, kunin natin yung WMA. Okay. So, ito ngayon yun. Yung kulay yellow, WMA. Okay? Kunin natin yan at i-clone natin.
baguhin natin ito. WMA, gawin natin kulay yellow para masundan mo siya, sabi ko. Okay. Ngayon, makikita natin kapag yung WMA nasa ilalim ng candlestick, aakyat ang presyo, ay nasa ilalim, umaakyat. Yung WMA, kapag nasa taas ng candlestick, bumabagsak. It's the same process ng sinasabi ng EMA doon sa may WMA. Ngayon, mapapansin ngayon natin, mas malayo ang distance ng EMA kesa sa WMA. Bakit malayo yung distance ng EMA sa WMA? Geto yan. Kasi yung duration time ng EMA, nasa 200 na length. Yung WMA, nasa 100 na length. Remember, nasa 100 tayo na length. Kaya ganyan yung ano niya. Nasa 100 na length ito. So, ibig sabihin ngayon lang yan. Dinedetect niya, kinocompute niya, yung mas malapit-lapit na sinyales kung downtrend o uptrend na ang kung anong klaseng stocks, forex, crypto. Kumbaga yung moving average niya sa araw-araw sa loob ng MA 200 all the way to sa may WMA na MA 100, sinasabi na agad kung magkano yung nagiging average na kalakaran na iyong tinetrade, stocks, forex, crypto. Okay. Ngayon, meron tayong EMA, WMA. Kuha ulit tayo ng additional ano, moving average. This time, kunin naman natin yung SMA. Okay. Punta tayo SMA. Ngayon sa SMA, maglagay tayo ng 50. So, 200 versus 100 versus sa 50 na din. At baguhin natin yung kulay nito. At gawin natin yung kulay, kunyari na lang, kulay purple. Lakihan natin ng konti. Okay. So, makikita ngayon natin kapag yung MA 50 na moving average, ganun pa rin ng diskarte. Pag nasa ilalim ng candlestick, akit ang presyo. Pag nasa taas, bumabagsak ang presyo. So, kung titignan ngayon natin, ito yung EMA. SMA. Ito ngayon yung SMA. Mapapansin ngayon natin yung pinaka malayong distance na moving average, yung EMA, yung puti. Yung medyo malapit, yung WMA, yung yellow. At yung super lapit, yung SMA, yung kulay purple. Mapapansin ngayon natin, ito, isa, dalawa, tatlo. Mas malayo yung EMA na MA 200, medyo malapit ng konti, yung WMA, MA 100. At mas malapit mismo yung SMA na MA 50. Na-gets nyo? So ngayon, yan ang pwede mong maging sinyales o batayan, basihan sa tuwing ikaw ay nag-i-invest. Short-term, mid-term, long-term investing sa Philippine stock market, sa US stock market, sa crypto, sa Bitcoin, sa Forex. Gets nyo? Ngayon, mapapansin mo ngayon agad dito na kung bumasi ka sa loob ng MA 200 na nakabase sa EMA, dito ka tumira, naghintay ka ng ilang panahon mula October 25 dito, papunta dito ng October 27, saglit lang na panahon. Di ba? Saglit lang na panahon, panalo ka. Ngayon, nakalagay tayo ng 1 hour, gawin natin ng 1 day. Since naka 1 hour tayo, gawin natin 1 day para mas maintindihan mo kung ano diskarya. Iba yung itsura ng 1 hour, di ba? Sa loob ng 1 day. So, ito ngayon ang movement niya sa loob ng 200 days, 100 days, 50 days. Siyempre, yung the rest na transaction dito, pang ilang panahon na yun, that's more than 200 days. Katulad ng kunyari ng 52 weeks, that's like 365 days. MA 300 something yun. Makikita natin, umakyat, bumagsak, ito yung dati niyang bagsakan, mas bumagsak ng gusto, naging mas less supply, magiging demand, tatas ang value, sisiklab ang presyo. Ito yung dating average na kalakaran na pagbagsakan, nag-overlap ng gusto, pak, biglang umakyat. Yung dati niyang high dito, tira niya i-retest, nag-fail, bumagsak. Yung dati niyang low dito, ni-retest dito, tapos nag-bounce ng konti, pero nag-retest ulit dito for the third time o second time, at tuloy na warat. Yung tuloy na warat, umakyat ng presyo na itong position na to is the same position na ito na itinatry i-hit ito. Kasi ito na naman yung pangalawang try niya dito, nag-fail na ma-outsmark ito, bigla ang bumagsak. Yung dating niyang low dito,
bumagsak dito, tas ito, na-outsmart na uli sa pagbagsak. Ayan, kaya napakinggan dahil saglit lang yung pag-bounce back. Sin mas malalim na ito kesa dito, edi lalo na sa original na binagsakan dito. So, makikita ngayon natin, yung pinaka-malayo, yung pinaka-malayong position, pinakamalayong position sa moving average, laging yung EMA. Yung medyo malapit ng konti, yung WMA. Yung pinakamalapit na position na oscillator, yung SMA. Ngayon, nasa diskarte muna yan kung saan ka babase. WMA, SMA, WMA, or EMA. Mapapansin ngayon natin, napakadali lang yung logic and psychology. Kapag yung EMA nasa taas ng candlestick, babagsak. Kapag yung WMA nasa taas ng candlestick, babagsak. Yung SMA nasa taas, babagsak. Yung EMA nasa ilalim, aakyat. WMA nasa ilalim, aakyat. SMA nasa ilalim, aakyat. Diba? So, napakadaling intindi nyo na kung saan dapat isang kisap mata lang, hindi mo lang basta naintindihan na unawaan natatanto. Kundi dapat master mo na yon. Ang dali-dali lang eh. Kapag nasa taas yung moving average, babagsak. Kapag nasa ilalim, aakyat. Gets nyo? Basic logic psychology and demand and supply game. Okay. Ngayon, meron tayong duration time na ganito nga. Ito yung duration time na 50. Ito naman yung duration time na 100. Ito naman yung duration time ng 200. So, iyan yung mga time frame ng mga oscillator na yan. Mapapansin mo ngayon, sa tuwing nasa ilalim itong tatlong frequency na ito, umakit ang presyo. Pag itong lahat ng frequency na ito nasa taas ng candlestick, bumabagsak ang presyo. So, meron ka ng way in advance na heads up kung kailan ka sasabit at bibitaw sa stocks, forex, crypto. Ngayon, kung papansinin ngayon natin, medyo malayo pa rin kung tutusin ang distansya ng MA 50, yung yellow. I mean, yung purple. So, para mas makita mo ng gusto, mapinpoint mo talaga, mapiga mo ng gusto yung information, maglagay ka uli ng additional, kunyari na moving average. Nasa sa'yo na yun kung ilan ang gusto mong gawin. So, this time, kunyari, mag-short time rapid stock investing ka, o crypto trading, o short-term stock investing, short-term forex investing, short-term crypto investing. Gayun mo, pag-open ka uli kunyari ng bagong moving average at this time, maglagay tayo ng bagong moving average, medyo kulay natin ng kulay light blue. Ito ngayon, yung MA20. Ilalagay natin naman dito MA20. Ngayon, nasa sa'yo yun kung SMA, WMA, EMA. Pero, mas trip ko, imbis na sana EMA. Pwedeng EMA eh, kung tutusin. Nasa sa'yo kung EMA ang basihan mo, kung WMA ang basihan mo, o SMA ang basihan mo. So, sa ibang tao, bumabase sila lagi sa EMA. Pero ako, katulad ko, nagbabari. Kunyari, example na lang, base tayo sa SMA, MA20. Makikita nga natin, mas malapit yung SMA MA20. Mas malapit yung SMA MA20 kesa sa SMA natin na MA50. SMA20. Lagay natin yung kulay dito. Saan ba yung kulay natin? Ito yon. Okay. So, mas madali mong mapipinpoint kung kailan ka sasabit at bitaw kung ginamit mo yung MA20. Di ba? Kung ginamit mo yung MA20. Yan o, mas madali mo mapipinpoint. No? Kung alam mong dikit na yung moving average sa candlestick, alam mo maglulusaw. Pag dikit na dikit sa taas, maglulusaw. Kung alam mong dikit na dikit yung moving average na MA20 sa ilalim, alam mong sisiklap. Na-guess nyo, hindi ka to lang SMA 50, medyo malayo pa ng konti sa candlestick. Nandun na rin siya, pero hindi siya ganun kalayo, kalapit katulad ng MA 20. So, nasa iyo na yon kung anong klaseng duration time. Pero usually, ginagamit ito kadalasang ano, ito, 20. Damol kasi na mahaba, damol na mas accurate yung information na makukuha mo versus sa damol na leta mo yung duration time. Ngayon, merong ibang klaseng setup, ganito naman. May ibang klaseng setup, ganito naman diskarte. May ibang klaseng setup, ganito diskarte. Lalo na kung magde-day trading ka.
Maglalagay tayo MA 20 tsaka MA 5. Okay, MA 7. Okay, MA 5, MA 7, whatever. So ito, gagawin natin, mag-stick lang tayo sa kunyari EMA. Lagay natin ito MA 20. At lagay natin yung pinaka-highest. Lagay natin na chart yung kulay green para maintindihan mo yung pinaka-highest. Okay, kulay green. Tapos yung pinaka-lowest natin, gawin natin kulay pink. Okay, kulay pink. Okay, kulay pink lagay natin. Tapos ito yung MA 5. So may kita natin kung babanat ka sa stocks, forex, crypto. Kung gusto mo ma-timing, kasi 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day, 6 day, 7 day, 8 day, is either way, kumalculate ka at least MA 20. Calculate tayo ng MA 20. So dito, hanapin mo yung date range at maghagilap ka ng pinaka-highest and lowest na position. Ito yung lowest, ito yung highest na position. Maghagilap ka ng at least mga 19 bars, that's considered MA 20. Okay, ito yung MA 20 niya. Kung tutusin, ito yung MA 20. Pag lumagpas tayo dito, lagpas na ng MA 20 yan. Makikita natin sa loob ng MA 20 na yan, ito yung pinaka-lowest point, pinaka-highest point, tapos dito, lagpas ng average. So, less supply, too much supply, almost less supply na rin ito, pabalik dito. Pero isipin mo, yung past transaction, ano pinaka-highest na past transaction? Ito, pinaka-lowest na past transaction, ito. Anong klaseng position ngayon itong Cuero market price na nandito? So, dito babagsak yung measurement ng usapang demand supply. Ito yung 100%, tapos ito yung pinaka-0% sa ilalim. Ngayon, para maintindihan mo, dapat ka ba sumabit dito o hindi? Dapat ka bang sumabit dyan o hindi? Kung babase tayo sa moving average na ating ginawa, MA 5, yung kulay pink. MA 5, yung kulay pink. Tapos, yung MA 20, yung kulay green. Okay? MA 5, MA 20, ito. Sa inyan yan. Kung ito pala yung 100%, ito yung 0% versus yung Cuero market price na nasa ikap 50%, ano ngayon itsura ng MA 20? Kapag nasa taas yung MA 20, babagsak ang presyo. Kapag nasa ilalim yung MA 20, umakyat ang presyo. E nasa bandang ilalim ito. Tinayo, MA 20 nasa taas, bumabagsak. MA 20 nasa ilalim, umakyat. E nasa ilalim din ito, yun nga lang, yung moving average ngayon, 1.13202 versus sa 1.13728. So, ibig sabihin, mas mababa yung moving average kesa sa current market price ngayon. So, bullish signal. Kaya, no fucking wonder, kulay green yung candlestick. Ngayon, kung babasihan naman natin yung MA5, usually, geto nga yung MA5. Kapag yung MA5 nasa taas ng candlestick, naglulusaw, bumabagsak. Pero kapag yung MA5 nasa ilalim ng candlestick, nasa lalo sa paa o mas lagpas sa paa, may konting distansya, umakyat. Ngayon, kung titignan natin, ang sabi daw dito, yung MA5, yung threshold niya, 1.13720. MA5, 1.13720 versus sa current market price ngayon 1.13728. 8 lang ang diferensya. So, ibig sabihin yung MA5 nasa taas ng candlestick, bearish signal ito sa MA5. Pero sa MA20, 1.13202 versus sa current market price na 1.13728, nasa below the candlestick o below the current market price yung MA20. Pero mas pulido kasi na idea, dapat yung MA20 na andito sa mismong paa o lagpas ng paa. Dapat na andito sa paa nitong last candlestick, lalo-lalo na mas maganda, medyo malayo, ganyan. Dapat na andito sa ilalim kasi mapapansin ngayon natin ha. Kapag yung moving average malayo, o nasa paa o malayo sa paa, tingnan nyo ito, nasa bandang paa, umaakyat. Ito, medyo malayo sa paa, umaakyat. Na-guess nyo, ito, medyo malapit lang sa may paa, umaakyat. Pag nasa ulo yan, bumabagsak. Ito, halos malapit sa ulo, very signal ngayon ito kung MA20 ang basihan mo. MA20, di lalo na MA5, nasa bandang ulo mismo, very signal yan. Yeah?
Very signal yan. Ngayon, para maintindihan mo kung talagang babagsak nga talaga yan, tignan mo ngayon yung past transaction. Ano ba itsura ng past transaction? Dito ngayon babagsak na magsusulat ka ng lower trend line, higher trend line. Ito yung lower trend line. Di ba? Ano man to? Oh, yan. Titignan mo. Ano ba talaga trend? Pabagsak o pataas? Yung trend, pabagsak. Ngayon, kung babasa tayo sa pinaka most recent record na medyo malapit-lapit-lapit-lapit ng konti. Ito yung pinaka lowest. Ito yung pinaka highest. Just imagine. Basic common sense, demand and supply. Ah, basic common sense ng demand and supply. Ito yung pinaka highest. At natin sa ilalim yung pinaka lowest. Nasaan ngayon itong Cuero market price? Heading for 50%. Pa-downtrend. Saan pupunta yung 50%? Itong almost 50%. Wawasak yung 50%. Gagawin yan. Ito yung unang support na itatest nyan. Pangalawang support na andito. Ito yung pinaka-worst case na napuntaan niya. Guess nyo? Unang support. Ito kasi. Ito yung unang support niya. Pangalawang support. Pangatlong support. Kung saan yung common na nagiging movement o yung body ng candlestick. Yun ang nagsisilbing support. Yung wing, hindi mo iisipin yan. Lalo-lalo pag ito, bullish signal yan. Kapag ito itsura. Basta sa tuwing may antenna o wing sa ilalim yan, bullish signal yan. Lalo na kung nasa mababang position. Katulad nito, bullish signal to kasi nasa mababang position kaysa dito. Ito, bullish signal itong candlestick na may antenna sa ilalim kasi mas mababang position nito kaysa dito. Ito lalo na dito. Ito lalo na dito kaya bullish signal. Habang ang moving average ng MA20 nasa ilalim kaya umakyat. Di ba? Ngayon, kung bumase ka sa MA5 dito, medyo magkakamali ka kasi nasa bandang taas yung moving average na MA5. Ay, bearish. Pero without even realizing, eto na yung candlestick, bullish signal o sinasabi na sa'yo. Kung bumase ka sa MA20, tama yung prediction mo, uptrend. Kung bumase ka sa MA5, mali yung prediction mo, downtrend. Na-guess nyo? So, ganyan ginagamit yung moving average. Ngayon, kung babase tayo sa measurement, ito yung 0%, 100%, nasa ang porsyento to? Almost 50%. Kung sa loob ng MA5, yung ulo at saka yung MA5, halos pares lang. Kasi yung value amount ng MA5, 1.13720 versus sa Cuero market price, 1.13728. It's the same shit, di ba? It's the same shit. Nasa linya ng 13700. So, bearish kung MA5. Kung MA20, ang MA20, ang kanyang value amount ay 1.13202 versus sa 1.1728. Nasa medyo below the Cuero market price. Bullish signal. Nang dahil sa ganung klaseng distance. Kaya no wonder, kulay green dito. Kung babase tayo sa MA5, bearish signal. Kung babase tayo sa MA20, bullish signal. Kaya ang Cuero candlestick, kulay green. Pag nilagay natin sa mas maliit na measurement, ito yung 100%, ito yung 0%. Itong 100%, ito yung 0%. Itong 0% ang nagsisilbing support level. Yan. Sa loob ng MA20, ito yung box. 0%, 100%, malapit sa 0%, magiging demand, tataas ang value. Kaya napaking wonder, sa loob ng MA20, iisipin mo, bullish signal. Sa loob ng MA5, iisipin mo, bearish signal. Iisipin mo, bearish signal kasi mataas yung moving average sa MA5. Pero kung halimbawa iisipin mo naman natin, eto kunyaring duration time na ano na natin, iisipin mo, ito yung pinaka-primary resistance, ito yung pinaka-primary support. Primary resistance, unang support, pangalawang support, pangatlong support, pang-apat na support, pinaka-worst case na support. Ngayon, kung itong measurement natin, nasa around 50% ito, tingnan mo ngayon, ano trend? Downtrend o uptrend? Yan o. Uptrend, lower, higher trend line, lower trend line. Oh, uptrend. So, MA20, bullish signal. MA5, bearish signal. Pero base sa measurement natin dito, ito yung less supply, ito yung 2-month supply, medyo less supply ng konti dito, magbabounce back. Ngayon, bahala sa buhay mo kung gusto mo ilagay yung MA200 dyan. Pag naglagay ka ng MA200, puta yung 200 nasa, ano, mataas yung, ano, yung, wala, magkakamali ka doon. Tsaka isa pa, kung MA200 pinagbabasihan mo, mahabang panahon paghihintay mo doon. Hindi ka to sa loob ng MA20 technicalities, MA5 na technicalities, MA7 na technicalities. Mas madali kang mananalo sa iyong short-term rapid stock investing, short-term rapid forex and crypto trading. Gamit yung getong klaseng formula yun, MA5, MA7, MA20, blah, blah, blah. Kumbaga, short-term lang na pag-iisip. Okay, pag nanasa.
Na-guess nyo yung idea. Ganyan ngayon yan. Ngayon, bahala kayo sa buhay nyo na mag-value ng time. Kung gusto nyo pa matuto ng whatever shot na kagaguhan katulad nito, yun nga, optional. Alex Onse, online masterclass available sa aking official financial Facebook page, Alex Onse Business Management Consultancy. Alex Onse, online masterclass ko, ang original na tuition fee ay ganito. Pero naka 25% off sa ngayon ito, so you better grab the chance kung gusto mo nga lang talaga matuto mula sa akin. O gusto mo matuto ng higit pa sa kung nakikita mo ngayon na keso pakanton ko dito sa video na ito. Naka 25% off ito ngayon na kung saan hanggang katapusan ng taon na ito, mananatili sa gano'n yung promo na 25% off one-time flat rate tuition fee sa Alex Onse Online Masterclass. Sa Alex Onse Online Masterclass, makakatanggap pa mismo ng copy netong Alex Onse Pro Dashboard na pang Philippine Stock Market, US Stock Market, pang Forex, pang Crypto. Meron itong calculator pang Philippine Stock Market, pwedeng gaya itong klaseng single na calculator, pwedeng gaya itong multiple na calculator na mag-average down, kung mag-google pick ka ng average, tapos may Rismaris, may system dito, makikita mo lahat ng mga computation. Ito yung multiple na ano, which is para nagsisilbing portfolio manager mo, mag-google pick ka, mag-average down, kanaan dito. You see the way, mga ano yan. Bukod sa meron itong calculator pang crypto, which is nandito, 10x to 100x na leverage, habang meron din tayong calculator pang Forex, which is ito. Pag pinindot natin yung calculator dyan, lalabas yung pang Forex na calculator. At ito na nga yun. Kunyari, malalaman mo na agad way in advance magkano magiging temporary loss, temporary gain mo, at kung magkano sa matotal na capital mo sa 1 lot, 20 lot, point something lot, tapos all the way sa magkano nga ba ang iyong pwedeng kitain. Kung alam ba, na tumira ka ng 10 lot, tapos 1.50 mo na bili, tapos na umakit yung presyo sa 1.5300, sinasabi na agad sa'yo dito, panalo ka ng 3 pips. Sa 3 pips na yon, out of 10,000 na volume, 10,000 na unit, which is stands for 10 lot, panalo ka ng $30 sa Forex trading. So, ganun yon. So, ngayon, sana nga sa video na to, nagkaroon kayo ng idea tungkol sa usaping moving average. Mag-value ng time.